guys, welcome back to our channel. Meron pong balita, gusto ng DepEd na bawas subject. Kasi DepEd mag-focus daw sa mathematics at English. We are really geared towards having in-person classes because we really saw that it is beneficial to have interaction between students and physically being in class, and physically being monitored and taught by our teachers. POA told the chiefs on One News Thursday in a virtual interview. Halaka, paano ba yan mga kajesnabs? Gusto daw nila ng mathematics at English lang yung mga subjects. Di ba nila alam na pwede itong magkaroon ng integration? Pero okay na rin na mabawasan yung mga subjects, lalo na sa elementary. On the Chiefs Program of One News, a spokesperson, Attorney Michael POA, said that the Department of Education, DepEd, is developing programs to ace the basic education curriculum and give attention to subjects like mathematics and reading. This plan is the visible solution to the learning gap of students. Yes po, mga kajisnabs, talagang kitang-kita ang learning gap ng students. Maraming matatalino pero hindi akma sa kanilang level kung saan, kung anong grado na sila ngayon. Kaya talagang insala ang estudyante ang pandemic. Sana ito nga ang tamang solusyon. Sabi po ni Jinaya Odell Sasuman, ito dapat grade 1 to 4 dapat math at reading comprehension, isama nyo na rin ang values education. Para naman pagdating ng grade 5 and 6, may bit-bit na respeto pag umapak na ng high school. Na di katulad nitong mga high school ngayon, first year pa lang pag boyfriend inaatupag. Pansin nyo pala yan, ma'am. Talagang siguro sa 2 taon na wala sila sa school, talagang nag-iba yung mga ugali ng mga bata. Pansin din namin yan sa amin. Values education nga, pero hindi po yan kasi overnight na maibibigay ang values. Kailangan talaga frequent reminders at discipline sa mga bata. Sabi naman ni Rose Portelio, palagay ko lahat naman ng subject ngayon ay mahalaga. Kailangan lang ng DepEd na baguhin o pag-aralan ang curriculum ng bawat subjects at mag-focus sa pagdidisiplina sa mga bata. Naku, napunta sa disiplina ang topic. Kung mag-focus lang sa math, science at language subject, paano naman yung bata na mahusay sa sports? Yung ibang itinuturo sa major subjects ay hindi naman nagagamit pag magtatrabaho na. Meanwhile, a teachers group to DepEd, meron po silang request that give educators mental health break, reduce non-teaching workload. Teachers want mental health break. Ano ba itong mental health break na hinihingi natin? The Teachers Dignity Coalition urges the Department of Education to give teachers a 1-week break from work. As several instructors said, they were experiencing mental health issues due to heavy workloads. Naku, pag nag-break, mag-vacation lang po yung mga teachers na yan. The DepEd also admits that teachers now have heavier workloads since they also have non-teaching tasks. With this, the agency says it's looking to reduce administrative tasks for teachers. Sa bagay, totoo po yan. Ang dami pong workloads ng teachers. Tapos, lalo na pag walang kulang sa budget. Pero ano kayang gagawin ng teachers sa 1 week? Siguro maglalaba, yung iba magbabakasyon, yung iba sa bahay lang. Baka magiging grabe pa yung mental health natin dyan, mga guys. Ako sa workload na lang, wag na yung break.
bawasan na lang yung workload na ibinibigay. Guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel, alams na, paki-subscribe naman po at palike. Share na rin kung meron kayong mga group chat sa inyong schools. Thank you. Bye-bye.